Magandang araw mga katrenuan. Ito na naman ang inyong lingkod, Bradley ng Trenuan Channel. Mega mega love shout out sa ating mga subscribers, mga supporters. Mahigit 570 na tayo mga katrenuan. Maraming salamat sa inyong suporta. Ngayon ay Oktubre 3, 2022, Lunes. So, palapit na ng palapit mga katrinuan ang Pasko. So, malamig ang panahon, lalo na may mga low pressure na pumapasok sa ating area of responsibility, no? Philippine area of responsibility. Ngayong araw po mga katrinuan ay meron lang tayong tatalakayin na hanggang ngayon malaking issue pa talaga ito tungkol sa CPP, NPA, NDF. No? Dahil dito mga katrinuan, mayroon isang panawagan ng isang ina. Panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Inday Sara Duterte. Itong ating isang ina na nanawagan, umiiyak. Nanawagan sa ating presidente na sana puksain na talaga itong mga rebuilding grupong ito. Dahil yung isang ina na ito, yung anak niya na nag-aaral sa kolehiyo ay naloko ng mga rebuilding ito at na-recruit at umakyat sa bundok. Kita mo mga katinuan, no? Napakasama talaga ng ginagawa ng mga rebuilding grupo na ito. Ang masaklap dito mga katrinuan ay malantad na talaga, no? At sabi nga ng ginang na ito na nasa paaralan, no? Kasi teacher, yung mga NPA na ito nagpapanggap na teacher, tapos mayroong nasa Senado. Mayroong nasa Senado, sabi dito. Tapos mayroong nasa Kongreso, no? Sabi pa nga ng ginang, nasa administrasyon. So, napakalaking problema talaga itong matrimon. Paano ito masusugpo kung mayroong mga tao, mayroong mga rebuilding na nakapasok sa pamalaan, no? So, yan ang tatalakay natin mga katrimon. Dahil alam nyo naman mga katrinuan na umpisa si Lorin Legarda, anong sabi niya? No? Na hindi daw dapat kalabanin o i-consider na kalaban yung mga rebuilding dahil maganda ang kanilang layunin. Senador yan ha? At ano? Kasama yan sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Dahil nga, yun ang sinasabi natin na pudas sa unitin. Ito si Lorin Legarda. Senator Lorin Legarda. Tapos, kamakailan lang, sinabi na naman o nagpahayag na naman ang regional trial court ng Metro Manila na ibinasura nila yung ano yung request sana na ideklara ang mga rebuilding grupo na terorista, pero ibinasura ng RTC, no? Regional Trial Court. Ibig sabihin, at yun ang sinabi nila sa pahayag nila na hindi daw dapat ikonsidera na terorista ang mga
rebuilding grupo na ito yung mga NPA dahil maganda daw ang kanilang layunin. Pinakinggan ang sinabi ni Lorin Legarda. So, ano? Nagsasabuatan. Ibig sabihin, may ano na sila. Parang gustong-gusto na nila na maging rebuild tayo lahat. Kaya nagbubunyi ang mga rebuild. Ang mga NPA nagbubunyi. Dahil nga, panalo sila. Bakit? Yung trial court, hindi sila, o kinatigan sila, binasura yung ano, yung request. Tapos itong senador na ka-line up pa ni Bongbong Marcos, pabor din sa kanila. No? So, ano na lang ngayon? Kaya yung ginang na ito, na umiiyak, nakikiusap, humihiling kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Vice President Inday Sara na sugpuin na ang mga rebuilding ito. Pakinggan natin mga katrin, panoorin natin ang video. Nananawagan po kami kay BBM, kay BB Sara na kung meron pong terorista na nasa Kongreso, na nasa Senado, na nandito nagra-rally, hindi po matatapos itong CPPNPA. Paulit-ulit-ulit lang. Lagi nilang sinasabi na history repeat itself. Kasi hindi sila nasusupil. Kasi hindi sila naaalis. Kasi andyan lang sila, nasa loob sila ng eskwelahan. Nagpapanggap ng guro. Nasa administrasyon. Masakit pong isipin na kami, wala kaming magawa. Ito lang yung kaya kong gawin. Mag-ingay. At tagal-tagal na. Pero bakit paulit-ulit pa rin po na nakaka-recruit sila ng kabataan? Napakadami ng batang namatay. Yung anak ko nasa kanila. Masakit pong isipin na kaming dalawang mag-ina yung naglalaban. Hindi po dapat ganito. May mga pamilya din kayo. Hindi nyo gugustuhin yung sitwasyon ko na kailangan ko lumaban ng ganito para lang may secure ko yung anak ko na hindi nila mapasamba sa mundo. So yun na mga katrinuan, lantaran na talaga ang mga rebuilding group na ito. Bakit? Ha? Mayroong nasa Senado, mayroong nasa Kongreso. Nasa Kongreso, alam natin kung sino. Oh, yung sa Kabataan Party List. O ang iba pang mga party list na nakapasok na yung party list na yun ay mga sa grupo ng mga rebuilding mga NPA. No? So mayroon silang ang tawag dito, mayroon silang mga tao na nasa Kongreso, mayroon din silang tao na nasa Senado, si Lorin Legarda, no? Dahil pabor siya sa mga rebuilding grupo, ayaw niyang tawagin kalaban ng mga rebuilding grupo, yung mga NPA, ayaw niyang tawagin na kalaban o terorista. Yun din ang sinabi ng Regional Trial Court ng Metro Manila. So, ano pa ba? No? Lantaran na. Nagmamarcha sa kalye, sa mga park, ang mga rebuilding grupong ito. Pero, bakit hindi sila nahuhuli? Ha? Mayroon na sa Kongreso, bakit hindi mahuli? Na, alam naman natin, mayroon na mga ebidensya, mayroon mga patunay na sila ay kasabwat ng mga rebuilding. Oh? Nung nakaraang eleksyon, sino ang pumabor sa mga rebuilding grupo? Yung mga camping. Itong si Lini, grupo ni Lugaw, Lini. Pero hindi mahuli-huli. Nasa kalsada na, nasa kalye na. Hindi pa mahuli-huli. Na klaro naman, latado naman ng mga NPA sila. Bakit? Yung mga nila, yung mga placards nila, yung mga tarpaulin nila, nagpapakita na rebuild sila, may mga flag, no? Watawat ng mga rebuild. So, ito, ebidensya na rebuild sila, pero bakit hindi mahuli-huli? Ang pwede lang hulihin yung may hawak na barrel ng mga rebuild. Pero itong nasa kalsada, nasa Senado, nasa
Kongreso, hindi mahuli-huli. Kaya, anong nangyari? Mas lalong dumadami pa ang mga rebelde. Lalo na ngayon, nakinatigan sila ng regional trial court. Nagbubunyi sila. So, mas lalo pang dadami yung mga rebelde. Bakit? Eh, okay lang naman pala. Pwede lang pala ma-recruit. Pwede lang pala pumasok sa grupo na ito. Kaya yun, maraming mga estudyante ang nadadala, mga kabataan. Maraming mga kabataan ang nadadala. Mga kabataan talaga ang nire-recruit nila. So, isiniwalat nila kung anong ginagawa ng mga party list na ito. Pero nangyari, hanggang ngayon hindi pa rin mauli-uli. Lalo na, mabait yung presidente natin ngayon. Dahil sa panahon ni Pangulong Duterte, talagang patay talaga sila, full boost talaga sila. Sa atin kaya mangyari ito? No? Sa inyo kaya mangyari ito? Yung mga nasa administrasyon na ang anak nyo ay na-recruit ng mga rebuilding grupo at dinala sa bundok, ay nag-aaral sana pero dinala doon sa bundok para makipaglaban. Ano kayang ano nyo ang mararamdaman nyo, di ba? Itong panawagan ng isang ginang. Kasi sabi niya, lantaran na, nasa kalsada na, nagmamarcha, nagrarally, mga rebuilding grupo, mga NPA. Wala. May mga science, may mga palatandaan na sila, na nasila ay mga rebuild, pero hindi pa rin mauli-huli. No? Itong mga party list. Alam na natin, isiniwalat yan ni Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, na itong limang party list ay mga kasapi yan ng rebuilding, mga party list yan ng rebuilding, no? Itong kabag. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ito mauli-huli? Mahigit 100 ng mga leaders ng NPA sa Tondo nag-surrender, no? Nagbalik loob sa gobyerno. So, ibig sabihin, kayang-kaya. Lorin Legarda, hindi nag-iisip bakit papanigan niya ang mga rebuilding. At parang ipinagtatanggol pa, di ba? So, yan ang problema sa ating gobyerno. Kaya nagbubunyi, natutuwa. At mas lalo pang dumadami. Although may nag surrender na mahigit 100 na mga leaders. Pero isipin natin, mas marami pang mga estudyante ang nadadala, mga kabataan. No? Na walang kaalam-alam, walang muwang sa mundo. Dahil hindi nila alam anong nangyari nung nakaraan. No? Panahon ni Ferdinand Edralin Marcos. Pero binibrinwas ng mga rebuilding grupong ito, lalo na itong mga kabataan, mga party list na kasapi ng ano na, mga rebuilding, itong kabag. So sila ang nagbibrinwas ng mga estudyante, kaya nadadala. So kung ganito ang sitwasyon sa ating gobyerno o sa ating bansa, hanggang ngayon walang mangyayari. At pinakyat sa bundok, ngayon kalaban na. So ano na, pigilan na sana ito. Mapipigilan naman ito talaga ito ng gobyerno kung anuhin lang, no? Kaya anong bilib ako talaga kay Erap, no? Inolbus talaga niya ang mga ano yung sa Abu Sayyaf, no? Pinulbos talaga ni Pangulong Erap Estrada noon. So, magaling. Yan dapat ang kailangan, may aksyon para itong mga grupong ito na nagpapabagsak sa atong sa ating bansa, no? Sa bayan natin ay mapuksa na, no? Nang tuloy-tuloy na umunlad ang bayan natin. So
sana Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara, tulungan natin, pakinggan natin ang sinasabi ng ginang na ito. So yun lang mga katirunan, ano bang masasabi nyo, anong comment nyo dito? At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito, baguhan lang kayo, please subscribe at i-bell all na lang din para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin dito. At huwag nyo rin kalimutan i-like ang video para i-promote pa ni YouTube sa marami pang mga viewers. So yun lang mga katirunan, maraming salamat sa inyo.